Hello po mga ka-DIY, magandang araw po sa atin lahat. Ito po yung CR nitong isang commercial space ko rito. Na medyo nagdumi na rin. Ito kasi yung nagrenta sa akin dati ay ang water refilling station. Ngayon ito yung CR nila. Bali itong CR po nito, tatanggalin ko na to. Magpupunta sa dito sa pader na to. Then itong reservoir, itong water reservoir itong toilet ay tanggalin ko na ngayon para bukas eh medyo makabawas ng trabaho. Tanggalin ko muna po ito. Kasi po yung bowl na yun, yung inodoro, I try to save as much as possible. Kasi sayang yan eh, pwede pa magamit. So tatanggalin ko lang sa kanya yung flush niya, yung water reservoir para ma-save. So lilinisan lang yan. Linista ko lang muna. At kung saan ko pa pwedeng gamitin ay saka ko siya gagamitin. And for the meantime, tatanggalin ko muna itong water reservoir. Ang lalagyan ko ng pintuan dito banda. Ang binili kong pintuan ay kiln dry na 70 by 210 cm. Dito ko siya ilalagay. Itong portion na to, dito ko siya lalagyan ng pintuan. So basically itong mga tiles na to, tanggal ko lahat. Kasi dito ako maglalagay ng isa pang lababo. Dito sa side na to, naka LD ito. Dito yung pinaka sink niya. And then dito yung counter, yung patungan ng mga pinagugasan. Although maliit lang siya, pero okay na rin yan. Basta may paghuhugasan dito sa tindahan. Bali, dalawa naman yung lababo dito sa tindahan eh. Isa dun sa may counter, nahugasan ng mga gamit sa shake. And then dito yung hugasan ng mga kawali, mga plato. Okay. Tomorrow, itong pader na to, pababaklas ko na to. Okay. Para hindi pa kami ng madumi. Titipag po dito eh. Ito tatanggalin to. Kaya kailangan may tape to. Thank you.
Stand by nyo muna. Stop mo muna to. Tara. Tara.
Hello po mga ka-DIY. Ayan, ito po yung pangalawang linggo na paggawa namin dito sa nire-renovate namin na tindahan. Ito po yung nagawa kanina. Nakapaglatag na kami ng bakal para dito sa counter. Ayan, medyo malapad po ito. Nasa 40 inches yata yung lapad nito. Ito po kasi yung gagawin ko na lutuan. Ito yung lagay ng para sa lutuan ng hamburger. Dito yung sa mga deep fryer na dalawa o tatlong deep fryer. And then dito yung sa kalan. And then dito, mayroon dito mga outlet, dalawang outlet, parehas na tigtugang. And then dito, mayroon ditong division kasi doon sa banda na yon. Doon yung lababo. Ayun yung existing na lababo. Kailangan ko mag-install ng faucet doon. And then dito, mayroon siyang tatlong patong na hollow blocks dito sa side na to. Then mayroon din ditong outlet para sa power supply ng lutuan ng hamburger. And then yung ating exhaust fan, ayan. Gumagana na po yan. Ito yung switch niya. Yung suits na yan, ito nakabiti na to, i-relocate yan para sa kabilang padarian niya sa wall na yan. So ito nga po yung pangalawang linggo kasi pag linggo lang kami nakakapag-gawa rito dahil kapag Monday to Saturday ay busy. Ay hindi makapag-gawa rito. So kanina ito, nabutasan ko na itong wall na to. Dito kasi yung serving ng food. Dito sa window na to na 60 centimeters by 60 centimeters. At naman po yung sa dining area, itong area na to na ginawa ko muna ng tambakan, parking space ng mga bike. Ayan yung mga bike namin ng mga anak ko. And then yan, pasensya po kayo dyan, medyo magulo pa yung aking area. Pero itong side po nito, na-renovate ko na yan last 3 years pa. Kasi pinarenta ko dahil itong area na to eh. So ngayon ako nang gagamit ito. Ayan. Yan pong window na yan. Ayan, 60 by 60. Diyan yung lagayan ng... Ayan. Diyan yung lulusot yung pagkain. And then ito, lalagyan ko lang dito ng plywood. And then mayroon siyang bracket para patungan ng food. And then dito yung entry saka exit ng empleyado. Ayan. Mayroon lapdoor na yan. And then, close natin yung door. And then, dito yung window. Ayan, may salamin na yan. May existing na salamin na yan. 4 years ago pa, dahil dun sa unang nag-renta rito ng pwesto ay water station. Ayan. Ito yung lababo na kailangan kong ayusin pa. Ayan. Medyo makalat pa rin. And then, dito tayo sa kabilang area. Itong side na to, ayan, dati may pader dito. Pinatibag ko na rin kanina. Kaya ayan, hindi na ako maglalagay ng pintuan dito. Talagang open lang to. Ayan yung CR sa side na yan, doon sa dulo na yan. Dito tayo sa kabila. So ayan, madumi na yung CR dahil nagbubas kanina ng tools dahil nagtibag din dito sa side na to, nagtibag din dito kaya yung mga ibang alikabok pumasok sa CR. And itong pintuan na to, ito ay laging nakasarado kasi for employees only ito. So ito ay tatanggalin ko pa itong pintuan na to kasi hindi pa ito naka-fix. Kailangan kong kinisin yung bandang taas dahil hindi siya masasarado. Kaya lang ko lang kinabit ito para hindi masyadong mag-alikabok dun sa side na yon, sa area na yon, nung tibagin itong wall dito. Kasi ito dati wall to eh. Yan. Okay, dito tayo sa kabilang area. Ito yung gagawin kong dining. Yan. Itong area na to. Dati ang nagre-renta rito ay parlor. Yung umalis dito.
parlor na nagre-renta rito. Saka boutique. Pinagsama niya. Parlor saka boutique. Yan. So yun yung ang kabilang side, yung pinakita ko sa inyo kanina. Yan yun. Ito yung binutas ko na pader kanina. Yung lusutan ng pagkain. Ito yan yung ginagawa naming counter para sa lutuan. Okay. Ito naman yung estante na matagal na rin dito sa amin. So ito yung door niya. Meron din siyang roll-up door. And then meron siyang glass door. And then may lock na po yung glass door na yan. Meron pa rin lock yung roll-up door para safe. Okay. And then dito tayo sa kabila. So dati po kasi dalawang CR na ito. Isa rito, itong CR na ito. And then dun sa kabilang dulo. Yung sa dulo na yun, yung sa may tiles sa kulay green. CR yan dati. Kasi magkahiwalay ito dati eh. May wall dito. So separate siya dati. So ito dito. Dito. May CR din dati dito. Kanina, umaga, tinanggal ko na yung inaloro dito. Yung dito sa portion na ito. And then, tinibag ko na rin yung wall dito. Ito, kasi dito dati, may wall dito kanina. Yan, dyan, may wall dyan. Isa, pinagbaklasan ko na yan. Yan. May wall dyan. So, ang mangyayari dito, ito na yung pintuan na ilalagay ko dito. Nakaray din itong pintuan, din yung hamba, andun yung hamba. Then, next Sunday, magbubuhos na kami ng... Next sa Sunday po, magbubuhos na kami ng counter. Dito kasi side na to, kaya tinanggal ko yung CR dito. Dito maglalagay ako dito ng isa pang lababo. Dirty kitchen. Then dito pintuan sa side na to. Pintuan dito. Then dito sa side na to, pwede pa rin ako maglagay dito ng estante. Dito, sa side na to. And then, kapag natapos ng buhosan to, itong counter na to, susunod ko na yung kisame naman. And then, lastly, yung tiles dito sa head. Kasi lahat po ng tiles nito, pinabakpa ko dito sa side na to. Pinatanggal ko lahat dahil nagtikala na rin, nasira na rin, kaya hindi na rin pagkikinabangan. Although may na-save ako ng mga siguro pitong piraso na buo. Yan, sa ilalim yan, 60 by 60 na tiles. Kung kakasayin dito, dito sa counter na to, okay. Pero kung kulang, bibili ako ng panibago. Dadagdag din ako ng panibagong tiles para dito sa counter dito. So, yun lang po mga ka-DIY ang update sa araw na to, sa pangalawang Sunday na gawa namin. Kasi yung last Sunday, gumawa kami rito eh, siguro nasa apat kami. So ngayon, apat din pala kami. Isang electrician kasi nagpa-layout ako ng linya ng kuryente. Ayan, isang electrician, tapos ako, tapos dalawang tao. Yung isang border ko, pinag-extra ko rito ng Sunday kasi day off yun ng Sunday. And yung isa, yun yung lagi kong kinukuha ang tao. Kasi talaga maaasahan siya at mabilis sa kumilos. Kapag binigyan mo ng instruction, okay na. Gagawin niya yung kailangang gawin. So yun, yun yung mga ka-DIY at maraming po salamat. Ayan po ang update natin sa araw na to. Hanggang sa muli po. Bye-bye! Anyway, dito po ako natutuwa sa ginawa ng border ko na pinag-extra ko rito ngayong Sunday. Kasi ito, itong steel bar na to, ito yung ginamit niya na pangyakap dito sa dalawang pamporma na pinolik board para mapantay. Para nasa level, eskwalado yung kanyang ginawang pag-masilya rito. Kasi yung iba ang ginagawa, pinapakuan pa rito. Dito, pinapakuan pa rito. Nagamitan ng concrete nail dito. So masisira yung wall. So siya, ibang diskarte niya. Nung makita ko nga siya nagbe-bend siya nitong steel bar, sabi ko siya magagamitin yan. Ayun, nung makita ko dito pala
ginawa niyang pang-ipit dito sa dalawang pinolek board. Tama naman, magandang diskarte, magaling dumiskarte. Ayan, dito sa side ito, ganyan din ginawa niya, inipit niya rito yung, inipit niya dito yung dalawang pinolek board para mapantay ito. Ayan, talagang iskulado. Dito sa baba, ganun din ginawa niya. May nakaipit dito ng isang na steel bar, parang pinaka-clip niya, itong dalawang pinolek board kabilaan. Okay, so magaling dumiskarte. Okay. Pwedeng-pwede. Okay. So, yun lang mga ka-DIY at maraming po salamat. Hanggang sa muli po. Bye-bye. Pahinga muna tayo. Medyo nakakapagod maghapon sa paggawa.